Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Karamihan sa ating mga Pinoy ay nakatira sa lungsod, syudad o di kaya ay sa bayan. Mas ligtas kasing tumira sa loob ng syudad kung saan malayo tayo sa mga mababangis na hayop. Pero paano kung isang araw ang mga delikadong hayop ang bumisita sa syudad para magbigay takot? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao na makakainkwentro sa mga wild animals? Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang FTP Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang limang pinaka nakakatakot na hayop na namataang bumisita sa lungsod o syudad. Umpisahan natin ang kwentuhan sa hayop na nakakuha ng panglimang pwesto. Sila ang mga leopard. Mabangis itong hunter dahil kaya nito magpatumba ng biktima na 3 beses na mas malaki pa sa kanila. Sa mga bansa gaya ng India, ilang beses nang nagbigay takot ang leopard sa mga residente. Madalas kasing may leopard ang naaaktuhang bumibisita sa kanilang syudad. Kasali sa ating listahan ng mga leopard dahil kada taon, may 15 katao ang inaatake ng leopard sa loob pa mismo ng lungsod ng India. Yan ang mismong naranasan ng 55-year-old na si Nirmala Devi Singh matapos niya matikman ng bangis ng leopard. Nag-umpisa ang lahat na makuhang umupo ni Nirmala sa kanilang veranda sa tapat lang ng kanilang bahay. Ang hindi niya alam, mayroong palang leopard ang nagtatago sa kanyang likuran. Nakapwesto na ito upang umatake. Maya-maya lang, sinugod na ng leopard si Nirmala. Ginamit naman ng matanda ang kanyang tungkod para labanan ng higanteng pusa. Dahil sa mga sigaw ni Nirmala, agad na sumaklolo ang mga tao. Nangyari ang insidenteng ito sa syudad ng Mumbai noong September 2021. Madalas na dahilan kung bakit pumupunta ang mga leopard sa liblib na bayan ay dahil sa naghahanap ito ng makakain. Ilan sa paboritong nakawin ng leopard ay ang mga alagang hayop gaya na lang ng manok at baka. Kung minsan, pati ang mga alagang aso ay hindi pinapalagpas ng mga leopard. Ilang beses nang ang naaktuhan sa CCTV ang pag-atake ng leopard sa mga kawawang aso. Dahil dyan, pinapayuhan ng mga nag-aalaga ng aso na huwag palalabasin ng bahay ang kanilang mga pets para hindi mahikayat ang mga leopard na bumisita sa kanilang bayan. Pang-apat sa ating listahan ay ang mga coyote. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga coyote ay isang uri ng wild dog na kamag-anak ng mga wolf. Kahit mukha silang ordinaryong aso, napakadelikado naman ito. Mabangis itong hayop at hindi mag-aalin lang ang mga gat ng tao. Ito ang naranasan ng 2-taong bata sa video matapos siyang suguri ng coyote. Sinubukan pantangayin ng coyote ang kawawang bata. Buti na lang at to the rescue agad ang tatay ng bata at minugaw palayo ang hayop. He's definitely the hero and I feel like he really saved her life. I don't know what would have happened if he wasn't there. Sa video, makikita ang coyote na lumapit sa bata at saka sumalakay. Agad na kinuha ng tatay ang kanyang anak, ngunit mukhang ayaw silang lubayan ng coyote, kaya dumampot ito ng bote upang ibato sa hayop. Ibinigay ng tatay ang kanyang anak sa nanay at siniguradong hindi na babalik pa ang coyote gamit ang kanyang pamalong kahoy. Ayon sa magulang ng biktima, hindi nila inakala na ganun kabangis ang mga hayop na coyote. Actually, the same night, it came back here around 9 p.m. Palaging buibisita ang mga coyote sa syudad upang humanap ng pagkain. Ang mga coyote kasi ay kilalang kumakain ng manok, alagang pusa at maski ang mga alagang aso. Pangatlo sa ating listahan ay ang mga ibon ng magpie. Mabilis mong maikilala ang mga magpie dahil sa itim nitong katawan at sa puting stripes nito sa balahibo. Malapit itong kamag-anak ng mga uwak. Nagiging agresibo ang mga ibon na ito tuwing buwan ng Agosto hanggang Oktubre kung kailan pinoprotektahan nila ang kanilang pugad.
kasali sa ating listahan ng mga ibon na magpie. Dahil kada taon, may 100 katao ang naibalitang inatake ng ibon na ito sa mga syudad sa bansang Australia. Gaya ng babae na ito na kinalmot sa mukha ng magpie. I was attacked at once by 3 birds. They were actually relentless. Ito naman ang reporter na habang nagbabalita, nakatikim ng kalmot sa ibon. Madalas sa mga biktima ay mga batang naglalaro lamang sa kalsada. Swoop me again and this happened right over here. Madalas, yung mga batang papasok pa lang sa school. Got swooped by it, hit my ear. Ain't great. It hurts if without a helmet, you know. And sometimes, of course, it can be serious and nip off your ear. Hindi isinasawalang bahala ang atake ng magpie dahil ang ilan sa kanilang biktima ay nakatatamo ng matinding sugat. Dahil sa pambubuli ng mga ibon sa mga tiga-syudad, pinapayuhan ang ilang residente na gumamit ng payong bilang proteksyon. Nagkalat rin ang mga warning signs upang maabisuhan ng mga tao na mag-ingat sa napakatapang na magpie. Ang top 2 sa mga delikadong hayop ay ang mga buwaya. Kasali sila sa ating listahan dahil ilang beses nang namataan ang mga buwaya na bumibisita sa mga syudad na may maraming tao. Tila ba pangkaraniwan ng imahe sa ilang residente ang makakita ng buwaya sa kalsada? Kakaiba rin ang tapang ng mga buwaya dahil kahit sa mga highway, G na G ang mga buwaya na parabang namamasyal sa luneta. Delikado ang mga buwaya dahil kung hindi ka mag-iingat, pwede ka nitong atakihin. Madalas na bumibisita ang mga buwaya sa syudad sa tuwing naghahanap ito ng bagong matitirahan. Kaya kung may makita kang buwaya sa kalsada, maaaring naghahanap lang ito ng pagkain o di kaya ng bagong teritoryo. Madali sa kanila ang tumawid ng bakod, lalo na't bihasa itong umakyat ng bakal. Kung hindi nila kayang akyatin ang bakod, gagamitin nila ang kanilang puwersa para baliin ang bakal at sapilitang ipasok ang kanilang sarili. May mga pagkakataon na kailangan ng tumawag ng pulis para hulihin ang buwaya. Kaya kung may makita kang buwaya, huwag mo itong bibigyan ng pagkain dahil baka masanay silang lumapit sa mga tao. Ang number 1 sa mga delikadong hayop na panay ang bisita sa syudad ay ang mga kobra. Ang mga kobra marahil ang pinakakinatatakutang ahas na pwedeng bumisita sa lungsod kung saan may maraming tao. Pupunta sa syudad ang mga kobra dahil sa paghahanap nila ng makakain. Paborito kasi nito ang kumain ng daga na siya namang naglipa na sa lugar na may maraming tao. Delikado ang makainkwentro ng kobra dahil nagtataglay ito ng kamandag na pwedeng makalason sa katawan ng mga tao. Tahimik lang kung umatake ang mga ahas na ito, kaya ang iba, walang kamalay-malay na matutuklaw na pala sila ng kobra. Kada taon, may 30,000 katao ang namamatay sa tuklaw ng kobra sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, tinatayang aabot sa 50 katao ang namamatay dahil sa kamandag ng Philippine cobra kada taon. Kaya kung may mapapadpad na kobra sa inyong lugar, mas mabuti kung tumawag ka ng rescuer mula sa inyong barangay. At huwag mong hahawakan ng kobra kung wala ka namang sapat na pagsasanay para humuli ng ahas. Mahalaga na malaman mo na ang mundo ay hindi lang ginawa para sa mga tao. Kasama nating namumuhay ang mga hayop, kaya meron din silang karapatan na dapat nating pinahahalagahan. Kaya kung may makita kang wild animals sa inyong syudad, dapat ay makaisip ka ng paraan kung paano mo maibabalik sa gubat ng ligtas ang nakita mong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Klein Celestine at Kalisi Celine de Asis. Hello rin kay Bernard Kamalig. Shout-out kay Jericho Angelo at kay Ma'am Faye Bautista. What's up kay Lexi Ann at Larkin Ricarte. Rogin Adem, Angryman 4.0, Google Goo, at kay Janet Talosig. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Paalam! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!